Maraming mga misteryong pangyayari ang nagaganap araw-araw. Maraming kababalaghan at mga hindi maipaliwanag na pangyayari ang hindi pinapaniwalaan kung hindi nakikita sa mata. At dahil yung iba ay binabaliwala lang o di kaya hindi nila ito nakikita. Pero may mga pagkakataon na nagpapakita sila sa ibang tao o di kaya sa'yo. Ang susunod na paksa na pag-uusapan natin ay ang isang tunay na pangyayari noong 1971. Kung ikaw ay nag-iisa, huwag mong susubukan na panoorin ito. Ating alamin ang pinakakakatakutang pelikula. Salamat nga pala sa request ng ating kaibigan. Subukan nating tugunan sa abot ng ating makakaya. Nagsaliksik ako ng mga impormasyon para lang maipaliwanag ko at sana magustuhan nyo. Kung nais mong lumalim pa ang pangunawa mo tungkol sa ganitong video, ito ang para sa'yo. Pero bago tayo magsimula, pwede bang makahingi ako ng like at subscribe na din? Pakipindot na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga video na aking ina-upload. Kaya, simulan na natin. Ito ang The Conjuring. Naging blockbuster sa Estados Unidos at buong mundo noong Hulyo 19, 2013 ng Warner Bros. Mga larawan ng New Line Cinema, nakatanggap ito ng mga positibong pagsusuri mula sa mga kritiko na pinuri ang mga pagganap, direction, screen, kapaligiran at musika. Kumita ito ng higit sa $319 million sa buong mundo kumpara sa $20 million na budget nito. Noong 1971, sina Roger at Caroline Perron ay lumipat sa isang farmhouse sa Harrisville, Rhode Island, kasama ang kanilang limang anak na si Andrea, Nancy, Christine, Cindy at April. Sinasabi na ang kanilang bahay na nilipatan ay pinatayo pa noong taong 1736 sa gitna ng kagubatan. Gusto nilang mamuhay ng tahimik, kaya napagpasyahan nilang manirahan sa kasulok-sulukan na lugar. Ngunit ang inaakala nilang tahimik na buhay ay hindi nangyari. Hindi nagtagal ay nakaranas na sila ng hindi pangkaraniwang bagay. Noong una, ang kanilang aso na si Sadie ay ayaw pumasok sa bahay. Sina Nancy at Christine, habang naglalaro ng isang laro na tinatawag na magtago at magpalakpak, ay nakahanap ng isang pasukan sa bodega ng alak. Ang mga pangkaraniwang kaganapan ay nagaganap sa loob ng mga unang gabi. Minsan ay madalas lang nilang mapapansin ang mga bagay na bigla na lang itong maiiba ng pwesto, o di kaya bigla na lang mawawala at bigla na lang malalaglag ang mga litrato na nakasabit sa pader, pero wala namang tao. Ang limang magkakapatid ay madalas makaramdam ng mga espiritu. Noong una ay nakikipaglaro pa ang mga nilalang na ito na hindi nila nakikita. Ang isa sa mga ito ay ang pinaghihinalaan na dating si Mrs. Arnell, na matagal nang sumakabilang buhay, kung saan nararamdaman nila habang tulog sila. At ang isa pa ay si Johnny Arnold, isang lalaki na nagpakamatay sa pamamagitan ng pagbitay ng sarili sa may kisame noong 18th century. Dahil sa kasiyahan ng magkakapatid sa nilalang na ito, kaya binansagan pa nilang Manny dahil madalas itong nakikipaglaro sa kanila at laging kalaro ng kanilang nakakabatang kapatid. Tinanggap ng pamilya ang mga nilalang na tinawag na sweeping ghosts, na kung saan ang mga ito ay maririnig mula sa malayo. Subalit, hindi lahat ng espiritu na gumagala sa bahay na yon ay may mabuting intensyon, na kung saan sa pag-oobserba at pag-iimbestiga ng kanilang ina na si Caroline, na ang kanilang bahay ay may nakakakilabot na pangyayari ng nakaraan. Katulad ng pagkalunod ng dalawang tao sa tabi ng lawa na to,
dalawang pagkamatay sa pamamagitan ng pagbigti at pag-inom ng lason. Ang isa ay panggagahasa at pagpatay sa isang nagngangalang Arnold noong unang panahon. At nakaranas na sila ng mga bagay na hindi umaayon sa kanilang plano. Ang lahat ng mga orasan ay humihinto sa eksaktong alas 3:07 ng madaling araw. Ang mga ibon ay lumilipad sa kanilang mga bintana. At ang aso nilang si Sadie ay natagpo ang patay sa likod ng bahay. Isang gabi, nakasalubong ni Christine ang isang masamang espiritu na makikita lamang niya. Na hinihimok siyang sabihin na nais ng espiritu na patayin ang kanyang pamilya. Sa isa pang gabi, naririnig ni Caroline ang pagpapalakpak sa pasilyo. Kapag siya ay nagpunta upang siya sa atin, siya ay natrap ng masamang espiritu at ito ay sinasaniban. Sa parehong sandali, sina Andrea at Cindy ay inaatake sa kanilang silid tulugan ng isang espiritu na pinaniniwalaan na nakasalamuhan ni Christine. Napagpasyahan ni Caroline na makipag-ugnayan sa mga paranormal na sina Ed at Lorraine Warren. Nakamakailan ay nag-imbestiga sa isang nagmamay-ari na manika na tinatawag na Annabelle. Sumasang-ayon ang mga Warren na kunin ang kaso. Unang araw pa lang ng pagpasok sa bahay ay mabigat na ang katawan nito na akala mo'y madaming pasan na hindi nakikita. Nagsasagawa sila ng isang paunang pagsisiyasat at napagpasyahan na ang bahay ay maaaring mangailangan ng isang basbas ng pare. Ngunit kailangan nila ng pahintulot mula sa simbahan at karagdagang ebidensya bago sila magpatuloy. Natuklasan ni Ed at Lorraine na ang bahay ay dating pagmamay-ari ng isang akusadong mangkukulam na nagngangalang Bathsheba Sherman, na isinakripisyo sa demonyo ang kanyang isang sanggol na anak at pinatay ang sarili noong 1863 sa oras ng alas 3:07 ng madaling araw. At susumpahin ang lahat kung sino ang kukuha ng kanyang lupain. Natagpuan nila ang mga ulat ng maraming pagpatay upang makalikom ng katibayan. Naglagay sina Ed at Lorraine ng mga kamera at kampanilya sa gilid ng bahay sa tulong ng kanilang katulong na si Drew Thomas, ng pulisya ng Harrisville na si Brad Hamilton. Isang umaga, habang inilalabas nina Ed, Drew at Roger ang mga bata para sa sorbetes, lumitaw si Bathsheba sa silid ni Caroline at sinuka ang itim na apdo sa bibig nito na naging sanhi ng pagiging buong pag-aari niya. Nang gabing iyon, nakita ng grupo si Cindy na natutulog sa silid ni Andrea at mula sa radyo, naririnig nila ang isang espiritu na inaakit si Cindy sa loob ng aparador kung saan ipinakita niya ang isang lihim na daanan sa loob. Pumasok si Lorraine at nahulog sa bodega ng alak. Sa bodega ng alak, kasama si Caroline ay upang kausapin ang mga ito. Sabi ni Andrea ay nakitang iba na ang itsura ng kanilang ina at nakita niya ang diwa ng isang babae na matagal nang taglay ni Bathsheba at pumatay sa kanyang anak. At nagpasya ang pamilyang Peron na sumilong sa isang motel habang sina Ed at Lorraine ay kumuha ng kanilang katibayan kay Father Gordon at ang kanilang ugnayan sa simbahan. Matapos maipakita ng mga Warren ang kanilang ebidensya kay Father Gordon, ipinaliwanag niya sa kanila ang mga pag-apurba upang maisagawa ang pagpapalayas sa mga kaluluwa sa bahay at dapat direktang magmula sa Vatican. Dahil ang pamilyang Peron ay hindi membro sa simbahan o hindi sila relihiyoso, ngunit iginigiit na itulak ang sarili upang makuha nila ang pag-aaprubha sa lalong madaling panahon. Ang anak na babae ng Warren na si Judy ay inaatake sa kanilang sariling tahanan ni Bathsheba
na gumagamit ng manika at dumating si Naed at Loren sa oras upang isalba siya. Si Caroline, nataglay ngayon ni Bathsheba, ay dinala pabalik kina Christine at April sa bahay. Natagpuan ni Naed, Lorraine at Brad si Caroline sa bodega na sinusubukang saksakin si Christine, na pinipigilan ni Roger at Drew na gawin ito. Matapos itali si Caroline sa isang upuan, nagpasya si Ed na isagawa ang exorcism at kailangan isagawa kay Caroline. Ngunit napagtanto na walang sapat na oras upang maghintay para sa isang pare na dumating. Nagpasya si Ed, nagampanan ang pag-exorcism mismo at sa proseso ay inaatake si Bathsheba at nakataka si Caroline na gustong patayin si April. Nagawang mapigilan ni Lorraine si Caroline mula sa pagpatay sa kanyang anak na babae sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya na isang espesyal na pag-alalang ibinahagi niya sa kanyang pamilya. At si Ed ay nagawang kumpletuhin ang exorcism para isalba si Caroline at April para maiangat ang sumpa ni Bathsheba at mapaalis magpakailanman.